Alan? Mommy, bakit po? Anong ginagawa mo dito sa office ng daddy mo? Ay, oo nga pala. Mommy, may nakita akong litrato. Ito, oh. Naalala niyo po ba yung lalaking nagligtas sa akin dati? Kilala mo pala siya? Ayan, oh, magka-embrace kayo. Anong pangalan niya, Mommy? Nakalimutan ko na eh. Ano ito? Ah, wala. Nakita ko lang yung nakaipit dito sa libro ni Daddy. Sige na, ibalik mo na yan kung sa mo kinuha, ha? Opo. Honey! Alan! Si Daddy! Alan! Oh, ba't nandito kayo sa opisina ko? Eh, yan kasing anak mo, nagpapaturo sa akin gumawa ng assignment. Eh, mabuti pa siguro ikaw na lang magturo nang makapaghanda na lang ako ng makakain nyo. Sige. Pasalubong ako sa inyo. Daddy! Huwag kayong magtalo. Huwag kayong magagawa. Ikaw naman, pinaminihasa mo yung mga bata. Abayaan mo na. Eto, may pasalubong ako sa iyo. Meron, salamat ha. Malayo pa sweldo mo ah. Ang dami mo naman tayong. Kumain ka na. Nagugutom na nga ako. Ano ba ulam natin? Sinigang gusto mo? Sige, paghanda mo ako. Sige. Sige, susunod ako. Itali niyo mabuti ang mga yan. Buksan niyo ang gate. Ano nangyari? Nasa loob na ang magina. Bakit nyo pa dinala rito yan? Bakit din nyo pa pinatay? Baka sumingaw yan. Victor, meron akong naisip. Ito yung kung gusto mo lang naman. Walang problema sa pagligpit sa mga yan. Masyadong malaking isda ang mangina para sa maliit na halaga. Anong ibig mo sabihin? Ipitin natin si Romano. Ako nagluto niyan. Sana masarap ang ka. Talaga? Mm-mm. Wow! Paborito ko to, ha! Tamang-tama! Sakto lang! Hoy, Banong! Banong! Banong, daan-daan naman! Huwag ka naman sa labusap, no? Teka! Ano ko to, eh? Niluto ko yan para kay Abel, hindi para sa'yo, no? Problemang kalmok sa'yo siya! Ito, Abel! Kaibigan palmok kita! Sinabihan mo ako sa labusap! Nakakawalang gaan na kayo, ha! Oo nga, eh, kitang-kita nga. Banong, yung plato mo hindi pa nakatihaya. Balikit pa yan. Kinidnap rin si Alan Vergara, 7 taong gulang, na anak naman ng mag-asawang Romano at Christina Vergara. Ayon sa payag ni Romano sa pulisya, kasalukuyan daw silang pauwi ng kanyang asawa at anak mula sa pamimili sa mall nang harangin sila ng mga di pa nakikilalang kalalakihan na pinaghihinalaang ring mga miyembro ng kidnap for ransom group. Hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy sa... Ba't bigla kayo natulala? ...upang makilala ang grupong may hawak
Yung batang nabalita sa TV na nakidnap. Anak ko siya. Iyang-hiya ako sa sarili ko, Papa. Lalo na sa inyo. Ni hindi ko man lang naipagtanggol ang aking magina. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanila. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Romano. Hindi mo kasalanan na nangyari. Sa ngayon ay kumikilos na mga alagad ng batas para makakuha ng impormasyon doon sa grupo may hawak kay Alan at Christina. Papa, sa palagay ko, hindi natin dapat papasukin ang mga alagad ng batas dito. Hindi pa natin alam kung anong gusto ng mga kidnappers eh. Ganun lang ang nangyari, pare. Kumusta na, Polly? Anong ginagawa mo rito? Kakausapin ko sana si Romano at si Sir. Hindi, pare! Polly, nakikiusap ako sa'yo. Alam ko naman na alam mo kung ano nangyari. Please lang. Ang kulit mo! Bakit? Pabarilin mo ako. Sige, tuloy mo! Ano yun? Anong gulo yan? Sir, tungo siya, Bill, pupumilit pumasok. Papasukin mo. O, ikaw, papasok ka rin? Bakit? Paparinin mo ako? Dito ako. Nakalaya ka na pala. Alam ko kung bakit ka nandito. Hindi namin kailangan ng tulong mo. At ano magagawa mo? Sir, buhay ng anak ko nakataya. Alam ko rin si Christina! At kung bababayaan ka namin, baka lalo sila malagay sa pangarib! Sir, huwag niyo na makasahang manahimik ako sa isang tabi. Pag nakagawa ka ng maling hakbang, Abel, ipabalik kita sa kulungan pinanggalingan mo. Gawin niyo ho ang gusto niyong gawin. Gagawin ko lang ho nararapat. Tungkulin ang bawat magulang ang iligtas ang kanyang anak. Karapatan niya yung papa. Sige. Gawin mo kung ano yung nakala mong tama. Pero ang lahat ng kilis mo'y dapat mo ipaalam sa amin. Malaking pananagutan mo sa akin kapag mayroong masama nangyari sa aking anak.